Okay, so once again, nandito ulit tayo sa mechanics sa ating bago nating topic about the distribution loads. So, we will be discussing today distribution loads on these topics. So, ano ba yung distribution load? So, yung distribution load is mga ganito yan. Ano, mga distributed loads, yung mga ganyan yung mga tapos kukunin natin yung reaction ng ganyang loads. Tapos itong ganitong type of load, this is uniformly varying. Ito naman is uniformly distributed lang. Very simple. Ito varying from 0 to a certain load or the given load. So that, tinatawag natin yan na W. Okay, so unahin natin itong uniformly distributed. So, in this uniformly distributed, we have a given value of 10 newton per meter. Kasi, varying, uniformly distributed to, ibig sabihin, mula dito, papunta doon, that is 10 newton per meter. Ano, ibig sabihin, in every meter, there is a 10 newton corresponding load. So, yung dimension nito, yung span nito is 5 meters. So, ibig sabihin, kukunin natin. Kasi mahihirapan kapag kumuha nito ng moment or reaction, something like, okay lang pag reaction na simply supported, madali lang kasi equal naman yung magiging distribution ng load na yan. So, that is, kunin mo yung, pero yung pinakamabisa dyan talaga is kunin mo muna yung resultant force nitong W. So, lalagyan natin to or i-convert natin to into a single arrow or in so a concentrated load. So, ito yung mangyayari pag i-convert natin yun into a concentrated load. Ganun, ano? So, magiging isang arrow na lang siya. So, yung location niya is L over 2 or 1 half over L. Kung ano yung span nito, that is L over 2. Kasi, dito, itong uniformly distributed, dyan papalo yung from centroid. Kasi yung persa naman talaga natin is pumapalo yan sa centroid. Sa gitna. Palagi yan. Ano? Sa centroid. Dapat alam mo yung gitna nito. So, this is a 5 over 2, that is 2.5. So, 2.5 dito, 2.5 dito. So, dyan papalo yung magiging resultant force mo. Okay, so for the formula, para ma-convert natin into the resultant, WL, that is 5 newton per meter times 5 meter or your span. So, cancel yung M. So, wala, mahirap ka na. Cancel na yung M eh. So, that is R, your resultant is 50 newton. So, ganun lang yung pag-solve nitong uniformly distributed. So, dapat alam mo yung magiging resultant force niya. Okay. How about this uniformly varying? Uniformly varying kasi nagva-vary from 0 or from a certain load up to the given load. Ibig sabihin, itong illustration natin is from 0 load to 60 newton. Ibig sabihin, itong 60 newton is dito yan. Uniformly varying. Nag-vary from 0 to 60 newton per meter. So, pa-triangle. Pa-triangle. So, dapat alamin muna natin itong distributed load and how to convert the resultant force for this uniformly distributed. Okay. So, paano natin naman to gagawin? Okay. Convert muna natin to sa resultant force niya. No. Ito yung mangyayari sa resultant force niyo. Yan. Okay, sabi mo, sir, pagkagaya dito, dapat ito nasa centroid, sa gitna. Yes, nasa gitna. Pero ito, uniformly varying, yung magiging centroid dito is hindi sa gitna. Yung magiging centroid nito is dito.
ano, matatagpuan mo yan by 2/3 of L. Ito 2/3 of L, and this is L over 3 or 1/3 of L. Okay. Ganyan matatagpuan kasi pa-triangle na to. Based on a triangle illustration, matatagpuan mo yung magiging centroid mo is from 0, that is 2/3 of L. From yung pinaka-peak mo dito, that is L over 3. Okay. So, yun yung magiging resultant or yun yung magiging position ngayon ng resultant force mo. Okay. So, for the formula, that is a 1/2 WL over WL. So, bakit naging 1/2? Eh, ito, WL lang. Ito, 1/2. Yun. That is the question. Kasi ito, this would be the, actually, this would be the area. The area of this triangle. This is W and this is your L. And diba, sa triangle natin, this is 1/2 base times height. Base times height. Diba? Base times height. Ito, W. Itong W pa ganito. Tapos, itong L pa ganito. So, that is WL, no? That is also at area. Area nito. Ito, area. Okay. So, nakuha nyo yun, no? That is the area. Okay. So, we have the result. 1/2 of 60 times 6. Kasi yung length natin is 6 meters. So, di na ako gumagamit dito ng calculator. Kasi, for you to solve or for you to gumamit kayo ng calculator para kayo mismo yung nagsusolve. I-double check nyo lang yung pagsusolve ko dito, yung mga numbers ko. Baka ako mismo nagkamali. Okay, that is 180 Newton. Okay, so that is our topic for the distributed loads. So, I hope na may natutunan na naman kayo dito sa ating bago nating topic about distributed loads. So, inisa-isa talaga natin tong topic na to para hindi masyadong mabigat para sa inyo to understand. Kasi pag papunta tayo sa level up tayo, pahirap ng pahirap. Pero tutulungan natin kayo na hindi kayo mahirapan. Ano? Para habang papunta tayo dun sa mga stage na papunta tayo sa level of difficulty. So, at least dito, alam natin yung mga basic principle. Yung mga basic natin na dapat natin gawin para hindi tayo mahirapan sa susunod nating mga topic. Yun. Okay? Thank you for watching.